full active participation na to sa amin ni Kumusto. So sa rank balance natin, so kung sabihin mo sa pasyente na mag-scoot forward, scoot siya forward, diba? Magka-scoot forward ng pasyente, scoot forward ng pasyente, so sabihin nyo sa pasyente na kailangan i-maintain na vertical yung rank, kung hindi siya nakasandal. Okay? Tapos, i-ipitin nyo lang ulit. Ipitin nyo lang kasi ang tendency, baka umangat yung paa ng pasyente. Kasi magkakaroon ng extension. Okay? So, i-ipitin nyo, hawakan nyo lang yung pasyente. Tapos, sabihin mo sa pasyente na mag-lean backward ng gahanda. Hindi siya backward. Okay? Tapos, hold into positioning 8 seconds times 10 reps times 1 second. Yan ay eccentric contraction of the iliopsoas. Eccentric, so lengthening contraction of the iliopsoas. Iliopsoas yan. Nakuha ba? Yes. Balik ulit sa original position. Balikot. 8 seconds of times 10 times times 1 second. Okay? In preparation for dito, ano to? Para mas strengthen yung iliopsoas. No? Para efficient yung hip flexion kung maglalakad na yung pasyente. Okay? So hindi nyo para tuturuan maglakad yung pasyente. Next, after nyan, open kinematic pain naman. So, shortening contraction naman. So, yung pasyente, kung meron kang right hemiplegia, sabihin mo lang na, iangat yung hip. Tapos, hold into positioning. Pag medyo bumabagsak na, tapping. Tap mo lang siya, di ba? Hanggang sa makompleto niya yung 8 seconds. So, after nyan, down. Okay? May mga doktor, pero hindi lahat. May mga doktor na ano, nagpapa-FTS. Kaya lang hirap eh. Kasi iliopsoas. May ipit yung electrode. Okay? Pero may mga doktor sa POC. Kasi imagine yung pangal ko. Diba? So, may FES ng iliopsoas o yung iba, FES talaga ng quads. Kaya lang ang problema kasi, mahirap i-isolate yung rectus stem. Tsaka kapag nag-quads ka, pwede magkaroon ng extension ng knee. Maganda kasi talaga iliopsoas. Kasi effective ang iliopsoas in sitting. Diba? Hindi effective siya kapag nag-flex ka ng nakanayang kinikip. Diba? So, ganun lang yan. So, angat. Hold into positioning. 8 seconds hold times 10 reps times 1 seconds. Sa baba ng lahat. Okay? So, yun yung exercise natin para ma-develop yung gait ng pasyente. Okay. Other reflex exercise natin, yung sinabi ko lang kanina, resistant hip flexion that would result to ankle dorsiflexion. So, nangyayari, parang nag-uumula, nalalim ka ng tip, di ba? Pag niresist mo yung elbow flexion, so, hip flexion, magkakaroon ng active contraction of the dorsiflexion. Kung gusto mo, for example, ang problema, walang active dorsiflexion ng pasyente. Ano to ah? Nakasupay yung pasyente pala. Nakahiga, tulad ng nasa picture sa book niyo. Or, kung gusto nyo reflex mediated, sudden dorsiflexion of the toes would result to mass flexion of the lower extremity. Yun ang mariwari. Okay. Then, yes. It can be done in supine, may hips and knees stretched and gradually extended and even act of dorsiflexion. Okay, so nakahiga yung pasyente. Kung gusto nung i-develop yung dorsiflexion ng pasyente, ito ginagawa ko sa training. Kasi gusto mong i-move yung pasyente within synergistic pattern and outside synergistic pattern. Within the synergistic pattern, madali lang. Diba? Kasi, ang gagawin mo lang kung within, naka-flex lang yung knee ng pasyente. Kasi flexion ng knee and dorsiflexion ng ankle iisang synergistic pattern. Kaya hindi mahirap. Diba? Ang problema, pag mag-heel strike ka, naka-extend yung knee. Naka-dorsiflexion ng ankle. Kaya kailangan, ayan, can we done in supine with hips and knees flexed, then gradually extend the knee with ankle in dorsiflexion. Kasi yun ang goal mo. Kapag nag-heel strike ka kasi, naka-extend yung knee habang naka-dorsiflexion. Diba? Gusto nating iwasan na mauna yung toes. Ngayon, kung hindi pa kaya ng pasyente, naka-flex yung knee. Tapos sabi mo sa pasyente na i-dorsiflex yung
angle. Hold mo for 8 seconds times FNMs times 1 set. Tapos relax. Pag nahihirapan pa yung pasyente, dalawa yung pwedeng gawin. Again, ito si Dr. Villa, nagpapa-FES. Naka-FES ng TAs. Or, tapping. Medyo tanghirap tayo. Tapping lang, pag naubusan ng doctor. Tapping, maintain for 8 seconds. Tapos, relax. Tapos, tsaka mo ngayon, iuusok siya towards the extension ng paunti-unti, hindi naman biglaan. So, ililessen nyo lang yung angle ng deflection, dorsiflexion, or 8 seconds tapos relax. Hanggang sa ma-achieve nyo yung isolated dorsiflexion habang naka-extend, which is, of course, necessary for heel strike. Stress. Nakuha? Yes. Nakuha ba? Yes. Tapos, it can be done in sitting. First, with this legs and progress to this extent. Problema dito usually nag-invert yung foot, kaya kailangan mo siya i-assist yung pasyente. Pero madalas ginagawa siya nakahiga. So first, naka-flex yung knee ng patient, tapos active, dorsiflexion naman siya. Okay? Then after yan, iangat nyo ng konti. Iangat nyo ng konti, tapos active, dorsiflexion ng angle. Hanggang sa ma-extend yun. Actually, pinapatok. Pinapatok ko na lang dyan. Tapos, dorsiflexion. Tight. Tapos, straight. Okay. Tapos, extend mo. Tapos, i-extend yung active. Nakuha ba? Kuha. So, naka-flex muna. Dorsiflex. 8 seconds mo. Tapos, okay. Extend ulit habang unti-unti nyo. In-extend yung dorsiflex habang hanggang sa makuha niyo yung full knee extension with isolated dorsiflexion. Nakuha? Ito, laging nakahold. Laging may 8 seconds hold. Laging nakahold dito position. Okay? Nakuha? Pag hindi kaya, ini-FES this or tinatap. Nakatap. Pero madalas si Dr. hindi may papa-FES. Okay? So, alawa yung option nyo. Pag wala na kayong clear, pwede naman na hold ko yung machine. Okay? Next. Minsan nakasobrang sa sobrang kasi ano si Dr. Vivian mag-prescribe sobrang advanced. Ano yan? Minsan ang nakasulat na dyan toe raise instantly. Nakatayo. So nasa loob na ng parallel bar tapos in-raise niya na yung naka-toe raise na siya instant. Okay. Yung iba na may tapping, yung iba nilalagyan ng FES. Nakatayo na siya. Okay. So, napapagano na yung pasyente kasi minsan kasi may preparation for me. Pangalan, nahihirapan pang mag-control ng pelvis. Sir, okay. Ano po yung nakita ko sa pera niya? Meron na siyang electrode dito, tapos sinasabay yung dorsiflexion, tsaka yung sa knee. Yun yung FES na yun. Ayun na. So, naka-FES na siya. Okay. Ayun, kapag toxic kayo, pwede naman kayo mag-monopolar. Pero kasi yung monopolar, usually, gagawin, ginagawa siya kapag malakas yung kuryente. Kunyari, naka-black box. Kasi pag doctron, na 9 volts lang, mahirap mag-monopolar. Monopolar, ano yun? Isa, nasa quads. Isa, nasa TX. So, ang mangyayari, dalawa na yun. Kapag may kuryente, knee extension na, with dorsiflexion pa. Kapag ini-FX. Kasi pwede nyo i-isolate. Pwede puro extension lang, or puro quads, dorsiflexion na, kaya nang matagal yung treatment. Kaya madalas ang ginagawa, isang electrode na sa quads, isang electrode na sa TX, nasa TX, magkocontract na siya lang sa pari. Extend na yung quads, yung mag-dorsiflex pa yung up. Mabilis siya. Pero dapat, malakas yung kuryente, or EMS, yung nasa next ay dorsiflexion with eversion, no? Dorsiflexion with eversion, same. Di ba parehong-pareho siya? Yun nga lang, habang nag-dorsiflex yung pasyente, kasi usually, nag-invert, di ba? Lalo-lalo na kung naka-flex pa yung, naka-extend na yung knee. Di ba? Pag naka-extend na yung knee,
kaya niya mang mag-reciflex, pero may kasamang inversion kasi ang inversion ay extended reciflexion. So, kaya kailangan niyong i-practice yung pasyente na nag-reciflex siya habang naka-maintain yung inversion. So, parehong-pareho lang po. O kaya nga, ano, sa tinis na nila. Okay. yung iba, ina-isolate. Pero isang beses lang ako nakita na isolated na inversion sa peruvian sa Manila doctor, sa Matos. Pero kadalasan sa akin, ano na, voluntary na inversion, na-invert na yan talaga, tapos nakafocus nila sa dose inversion. Kaya nasa pH. Next ay abduction-adduction. Abduction-adduction, siyempre yung first, premise kasi yung mga. Diba yun yung una? Next, pwede na yung mag. Ang rate adoption in preparation for game, yung best position according to rules ay naka-sideline yung pasyente. Diba? Para may effect na yung gravity. No? Okay. Yeah, so superimpose na yung voluntary effort. Pasyente, naka-flex mo. Okay. Ganyan. Okay. So, kung gusto mong i-develop yung abduction, kung gusto nyo, ito yung ideal na position, di ba? Abduction ng naka-extend yung knee para isolated lang. Kung hindi pa kaya ng pasyente, kasi nga abduction and extension, magkaiba ng surgery. So, abduction, mag-start ka muna na naka-abduct ng naka-flex, slightly flexed yung knee. So, again, pwede active muna. So, active nga, tapos hanggang sa dumikit yung kamay ng pasyente, ay yung kamay mo sa lateral portion ng hindi ng pasyente. Hold ito positioning, hold for 8 seconds. Tapos baba, nag-daraba. Tapos angat ulit. Tapos tumikin, hold. Tapos baba ng dahan-dahan after 8 seconds. Then after nun, manual resistance. Ang manual resistance natin, usually ang kaya lang ng pasyente ay isotonic. Shortening concept, contraction concentric. Angat. Yeah. 8 seconds. Tapos, baba ng dahan-dahan. Puli ka. Angat ulit. 8 seconds, tapos baba ng dahan-dahan. Okay? Yung progression natin ay, ang ginagawa ni Doktora, for progression, ano? SLR, lateral, and reverse. SLR. Diba na, nabasa nyo ba yun sa notes? SLR, lateral SLR, reverse SLR. Diba, yun yun. Yung SLR ay hip flexion. Or ano, yung iba ang nakasulat, hip girdle exercise. Diba? So, merong ankle weights dito, tapos hip flexion. Again, pag may three weights, you miss it. Okay, pag naka-free weights, walang second zone. Okay, so kung may ankle weight ka dito, so taas pa ba lang siya, yan yung SLR. Okay, 10 repetition. Tapos, lateral SLR, nakasayit na yung pasyente. Tapos, abduction, adduction. Lateral SLR, yes. Reverse SLR, naka-prone yung pasyente. Tapos, extend. May weights yan. Nakuha ba? Yan. Yan yung initial exercise, ha? Tapos kayo na yung magpo-progress kasi mas effective yung SLR lateral and reverse in standing. Inside parallel parts. Mas effective siya. Na maging SLR ka, lateral, at maging extend nang nakatayo yung pasyente. Kasi mas namimimik niya yung kesa kapag nakahiga yung pasyente. Kaya kung kaya na ng pasyente na tumayo at mag-SLR na nasa loob ng part, kaya nakikita kayo, di ba, may nag-SLR lateral and reverse sa loob ng parallel part. Yun yung goal niya. Okay? In preparation ng okay? Or, para ma-maintain yung gait. Okay? Next. Yan na, side-lying, bilateral action of the hip-up factor in standing. Nakatayo yung pasyente. Dalawang pwedeng position, di ba? Dalawang pwedeng position ng pasyente. Pwedeng yung pasyente nakatayo sa kunyari parallel bar, ito yung loob ng parallel bar. Nakahawak yung pasyente sa parallel bar, tapos mag-weight shifting siya. Yun, ginagawa yan. Or, kapag walang parallel bar, yung naka-skater's position. Yung naka-skater's pose position. Ganito yung pasyente.
calcified. Tapos, yung heavy pelagic side, kung nasan yung heavy pelagic side, nandun dapat yung PP. Kunyari, ang pasyente meron siyang left heavy pelagia, nandito yung pulsa. Okay? Kasi kapag mag-weight shift siya, kailangan sasandalan niya yung PP, yung therapist. Mag-weight shift siya towards sa affected side. Tapos, aangal yung unaffected side. Nakuha? After yan, back sa original position, tapos weight shift ulit. Nakuha ba? Pressure. Naman sa outside panel sa labas. Okay. Basta ang uunahin niyo ang importante diyan ang importante diyan mag-shift ng weight yung abductor-adductor. Ang goal niyo diyan, ma-shift yung weight sa affected. Kailangan makapagbigay siya ng bigat sa affected side. Nakuha ba? Wala. Ano lang? Ang goal nyo lang, weight shifting lang sa affected side. Okay. Ganun lang siya. Okay, kasi ang goal dyan, kasi ang pasyente na may hemiplegia, ayaw nilang magbigay ng weight sa affected side kasi takot sila. Apprehensive sila. Baka magpapal yung knee. Diba? Kaya gagawin, magpa-practice mo na mag-weight shift yung pasyente in preparation ng weight. Okay? Actually, ano lang siya? Typical na weight shifting exercise. Yung progression na niya, nasa ano na, kung nasa rubber board, nasa wobble board, ganoon na siya, yung progression niya. Okay. Talent yung balance ng pasyente. Okay. Okay. Dito ay parang ma-release yung knee during gait. Kasi kailangan natin ng knee extension in preparation for swing phase. Tapos kailangan natin ng active knee extension for stance phase. Diba? Kasi magiging straight ka na. Kaya kailangan naka-extend pa yung knee. Okay? Sa swing phase, kailangan naka-flex naman yung knee para ma-clear yung foot sa ground. Para hindi nag-drag. Pa. Okay? So, ano yung mga exercise na pwedeng gawin? Exercise dyan actually ay bowing. Bowing exercise at different position. No? Ang bowing exercise, parang kabayo. Ganun. Ganun lang yan. Ganun lang yung bowing exercise. So, pwede kang mag-bowing exercise in sitting position. Nakaupo yung pasyente, tapos magpo-pa. Ipo, syempre, ang una ay heel. Heel, tapos, pagdating sa dulo, yung naka-plantar flex. Dorsiflex, tapos kakayurit mo, plantar flex. Ganun lang. Yung actually, tatlo lang yung ginagamit natin dyan. Sitting, modified plantigrade, at saka standing. Okay? Yung tatlo yan. Modified plantigrade. Repetition. 10 repetitions. Yeah. Tapos, in sitting, modified plantigrade, at saka standing. Modified plantigrade, supporting hip. Tapos, standing position, supporting hip. 10 reps. Okay. Next. Si Bobat pala ay hindi naniniwala sa paggamit ng quad cane on the unaffected limb. Diba? Kasi nagkakaroon daw na treadmill and working yung pasyente. Wala naman siyang sinetress. Wala naman siyang sinetress, diba? Pero ano lang sinabi niya na bawal. So kung yung pasyente hindi pa kayang maglakad ng... Ay, kapag ang pasyente hindi niya pa kayang i-control actively yung hip abductors, hindi siya dapat gumagamit ng quad key. Pwede lang siyang gumamit ng quad key kung malakas na yung lupus. Pwede na yun. Pero kung hindi pa, bawal. Kaya yung pasyente, naka-walker pa rin. Hanggang sa ma-develop yung gluteus medius. Kaya lang hindi sinusunod madalas. Diba? Lagi kinukuha game yung pasyente. Okay. Yun lang yung naging pangit sa probinsya na ako sa pere. Nung makita kayo ng pasyente naging day training,
intern, basta na lang